Hi guys, welcome. This is the Sun Tarot reading nito for collective. For anyone who can resonate this reading nito, this is a general reading for collective, your energy at this time. Oh, we have here the Temperance. Nag-heal ka right now. Parang nag-spend ka ng time sa nature. Kasama na yung pag-heal, no? Para ba nakakalma ng pakiramdam mo, relax ng pakiramdam mo pagka mag-spend ka ng time sa nature or sa bodies of water, pa din sa mga ilog, ganyan. Sa forest, sa lawa, or sa yung parang pan, no? Yung baga yung parang may slope sa parte ng meadows, and then pag maulanan, di ba, merong mga, merong na-stock na tubig dyan, di ba, ang ganda magtimpasaw dyan, sa mga ganyan. So, possible na mahilig ka mag-spend ng time sa mga ganyang lugar. Parang nakakagaan ang loob, masarap sa pakiramdam, na nakatulong sa iyo, na mag-heal, na wala yung mga stress mo sa buhay, na once na maka-recover ka na sa anxiety, depression. So, marami din talagang tao ang nakaka-experience niyan, no? Dahil sa iba-iba ding dahilan, no? Pwedeng sa, dahil sa career nila, dahil din sa love life, kadalasan sa love life, no? Yun yung problema sa love life, financial, no? Ganon, para makarecover na sa anxiety, para mag-heal na, mawala na yung fear, mawala na yung mga pinakatakutan, mawala na yung depression, ganyan, mawala na yung trauma, phobia. Actually, madaling mag-build up yung phobia and trauma pag nadala na yung isang tao, lalo sa relationship. So, yan. What we have here is Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo. Ay, hindi pa na ito Temperance. Parang Hermit kasi. Sagittarius. Okay. Your main energy. Oh. Six of Cups. You like harmony. Gusto mo yung harmonious yung relationship mo with your person. You want to reach your person, to take action towards your person, to start a new beginning, to start through one. So you're motivated here na makasama mo yung person mo, na magkaroon na ng harmony sa inyo dalawa, na ma-harmonize na kayo, na maging okay na kayo, na maging loving na kayo sa isa't isa. With the number six, it's number of love. Na magkaroon na ng balance. Number six, it's a Venus energy. So, balance din yan. And ang may paramdam mo na sa kanya yung pagmamahal mo, para you will feel at home, komportable ka na, magaan yung pakiramdam mo, serene, calm, and relaxed, and at peace, and natural na happy ka, at nakakangiti ka na palagi, yung ganyan. Dahil kasama mo yung person mo, dahil okay yung dalawa. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. So, what's coming towards you? Three of Swords. It's your ex. It's your ex. Yan yung paparating sa'yo. Ex mo to, nagkaroon ng breakup sa inyong dalawa. Energy ng person mo or ng ex mo. Uy, Page of Wands, motivated,
enthusiastic sa gagawin niyang aksyon. Sa umpisahan niya na trabahuin, gagawin, adventure or relationship, positive siya sa sisimulan niya, sa goal niya na yan. And inspired siya right now. Active, energetic. So, parang ano lang, immature, may pag-immature pa yung person mo. With a page of wands. Aries, Leo, Sagittarius. And we have here the Queen of Wands. So, talagang confident itong person mo. Confident, determined, and goal-driven. Fiery yung personality. As well as creative, talented, mga ganyan. Driven. And charismatic, passionate. Leo, Aries, Sagittarius. Ano yung feelings ng person mo sa'yo ngayon? In reverse eh. Five of Cups in reverse. He or she's done with negative emotions. Yung panghinayang, regrets, yung pagmumukmok. Nakarecover na siya doon. And Two of Swords. Feeling stopped. Yeah. Nakarecover na siya sa yung times na parang wala siyang ginawa, na parang na-stuck siya sa emotion, sa negative emotion, and nag-recover na siya. Yung nag-umiyak lang siya, panginayan na panginayan, yung gano'n. Yung times na gano'n, na hindi naman nag-reach out sa'yo, yung gano'n, na pinigilan niyo yung sarili niya na mag-reach out sa'yo, na parang, hindi niya alam kung kukontakin ka niya or hindi, yung gano'n. Miss minaigin niyan lang na siguro ang mag-inom or kung hindi man siya pala inom ay magbukmuk ang malungkot ang magdusa yung kanyang damdamin ganun. Cancer, Scorpio, Pisces. Ano pa ano ba yung feelings of person sa'yo? Yun talaga eh. Three of Wands. Oh. Energy mo to kanina, di ba? Three of Wands. And we have here the Ten of Wheels. One more card. Ano yung feelings ng person mo sa'yo? Ten of Cups. Six of Cups. Okay naman. Still motivated naman tong person mo na to eh. Na makasama ka, ang magkabalikan kayong dalawa, ang makapiling ka, ang makasama ka forever, ang mabuo kayo, ang mamuhay kayo ng kumpleto, ang mamuhay kayo ng masagana, satisfied, contented, at complete, and happy kayo together. And, Ten of Wheels, Ten of Cups. Nini-desire din niya na makapiling ka. Na maging okay na kayong dalawa. Na wala nang samaan ng loob. Yung hindi na malayo yung loob niyo sa isa't isa. Yung ganun. Na hindi na malayo yung feelings niyo sa isa't isa. Feelings mo yun towards your first one. Yes. Oh, I think I should use another deck. Feelings mo yun towards your person. Oy, feeling mo siya yung destiny mo. At na-stuck ka sa ganong paniniwala, sa ganong feelings. Na kahit anong mangyari ay kayong dalawa ang magkakasama, ang magkakatuluyan. Verification.
na magkaroon ng stability sa inyong dalawa, na magkaroon ng new beginning at stability na kayong dalawa ang makasal at magsama. Yeah. Mamuhay kayo ng masagana, na mag-effort din sa iyo yung person mo continuously, na mag-grow yan at maging matibay at matatag yung inyong sisimula na relationship. Iniisip ng person sa'yo ngayon. Ang mag-build ng stable relationship with you. Na para bang feeling secure siya and stable. Pagkasama ka na niya. Pag nagkaroon na ng stability sa inyong dalawa, motivated siya. At decisive, porsigido, determinado, driven na makasama ka sa buhay, na magsama kayo with the four of wands, or ang magsama kayo sa isang buko, sa isang tahanan, ang makasal kayo, pwede din. More clarification sa iniisip ng person mo sa'yo ngayon. Ang maging giving towards you, ang mag-invest ng effort, time, energy, sa'yo or anything, pwedeng gifts. Ano yung nararamdaman ng person mo habang iniisip ka niya? Actually, parang bang nagiging fearful, may parang natakot siyang mag-risk. Ganun yung feelings niya. So, parang nagtatalo yung isip at puso nito. Ang damdamin niya. Pero still, kahit na parang fearful siya na mag-risk. May fear na mag-risk. Ganun yung naramdaman niya. Para siya nininerview siguro. Or hindi siya parang walang tiwala na parang careful siya ba. Yung damdamin niya ay kabado, parang ganoon sa pag-take ng risk. Pero driven siya to pursue you, na makuha ka niya, na mag-succeed siya sa goal niya, which is to have you, ang magkaroon ng stability sa inyo. Actually, with the Fool here, natakot siya na mag-fail siya. Yun yung nagdadala sa kanya ng fear eh. Na baka mag-fail siya, na negative yung outcome ng pag-release niya. So, ganun yung na-feel niya. May fear na maging negative yung outcome ng pag-release niya towards you. Pero, gusto niya talagang maging partner mo eh. Ang magkatuluyan kayong dalawa. Ang magkaroon ng stability, ang maging feeling secure na din siya, ang mag-effort towards you, ang makalaya na siya sa mga self-limiting beliefs, sa controlling energies, sa kung saan man siya parang na-stuck or na-trap, na hindi siya makaalis dyan, na wala siyang freedom, na maging masaya, na gawin niyo kung ano yung magpapasaya sa kanya, na makapag-invest siya ng time, effort, and energy towards you, to grow with you, freedom na ano. Ang ano to guys, ang makapag-take siya ng action. Ang magkaroon ng pamilya, ang makasama ka, ang bumuo ng pamilya with you. So, merong restrictions or pwedeng yung sarili niya nagkukontrol sa kanya. Pwedeng takot niya ang nagkukontrol sa kanya. Yung nararamdaman niya yung takot. Pero dahil sa goal-driven siya, no? Dahil sa driven tong person na to, confident siya, may tiwala siya sa sarili niya, titake na action yan. Messages na nais iparating sa'yo ng person. Ngayon. Hmm.
person wants to have you, take you, to possess you. Gusto niya mapasa kanya ka, ang magkaroon ng stability sa inyong dalawa, ang masigurado na kayong dalawa ang magkatuluyan, na hindi ka na niya mabitawan pa pag once na nakuha ka na niya, pag once na naging kayo na ulit. Pag nagkabalikan kayong dalawa. So, parang magiging, tong person mo, magiging vicious sa may third party or parang talagang matindi magalit to pagka may mag-try na agawin ka sa kanya. Yeah. Maging napaka-vicious niya, napaka-lupit niya pagka may mag-try na agawin ka sa kanya. Ganun siya. Seloso, selosa. Clarify mo. Yeah, kasi ayaw niyang mawala ka sa kanya. Ayaw niyang mawala ka sa kanya. Ayaw niya na agawin ka ng iba. Kaya ganun siya. Dreams and wishes niya para sa inyong dalawa. Uy. Talagang mayroong 5 of swords, ha? Na siya yung nagmamay-ari sa'yo. Siya yung may karapatan sa'yo. At kung may mag-agaw, kung mayroong iepal or mag-flirt sa'yo, ay makakatikim ng pagiging vicious niya, ng galit niya. Makakatikim ng bangis niya. Parang ganun. Yun yung message niya. And yeah, pag merong nag-offer sa'yo na iba, ay makakatikim sa kanya. Parang ganun na pagkasiloso to. Silosa, ganyan. Na pag merong nanligaw kung babae ka, or pag merong nag-offer na cup of love sa'yo na iba, ay talagang mananagot sa kanya. Parang napaka-vicious, napaka-possessive nga na itong person mo na ito sa'yo. Possible. Nagkakaroon siya ng anxiety. May anxiety ba itong person mo na ito ngayon? Wala naman. Siloso lang talaga at silosa. Vicious. Yeah. Vicious. Next move ng person towards you. Oh, 5 of swords in reverse. Maging submissive yan sa iyo. Kung dati ay pride yan at feeling superior, ngayon ay siya na mismo magpakumbawa sa iyo. Ang magiging submissive towards you, ang makipag-ayo sa iyo. Ganun siya. And we have here the Queen of Cups. Magiging loving, sweet, yung parang malambing, no? Magiging soft yung personality niyang ipapakita sa iyo, or the way siya makipag-ayos sa iyo ay soft yung personality niya. So loving, so mabait, ganun. So mabait. O baka kunwari lang. Kasi syempre gusto niya magpag-ayos sa iyo. Gusto niya magka-ayos sa iyo. Ganun. Napaka soft or mahinahon. Yung ganun. Parang hindi makabasag ng pinggan. Maaring malaki yung pagbabago talaga sa person mo. Magulat ka sa pagbabago niya. Sa changes. Sa
the way mag-approach yung person mo sa'yo ay iba sa dati niya. O gali, yung ganun. So, next move, ng person mo towards you. One more card. Ay, tika na. Star. Well, Three of Cups. Makipag-reunite yan sa'yo. Magiging positive yung next move nito. Kasi makipag-reunite yan sa'yo. Magkaroon na celebration or mag-celebrate you together with your friends or with your family or with your close loved ones or with your close friends. Dahil magkabali ka lang yung dalawa. One more card. Ano pa yung next move ng person mo towards you? Oh. Mag-effort yan. Yun na nga eh. Magiging soft yan. Soft na yan magsalita. Parang hindi makabasag ng pinggan. Na mabait, no? Mabait mag-approach sa'yo. Mabait na yan ang makipag-ayos sa'yo. Mag-iba nga eh. Magulat ka na lang. Iba na yung ugali niya. Biglang humait. Biglang nag-iba. Iba sa dati. Magiging caring. Magiging loving. Magiging sweet sa'yo. Magiging malaga sa'yo. Mapagmahal. Ganyan. You will feel at home and you will feel being loved or being truly loved and valued. Binavalue ko. And, well, magsisikap to guys. Eight of Wheels na ibigay sa iyo mayaman ng buhay. So see, from rag to riches, na gagawin kanyang a wealthy person. Babaguhin niya yung buhay mo. Talagang magtatrabaho ng maigi yan para maging wealthy na yung buhay mo para hindi ka na mamuhay na. Kung ano man yung tingin niya mahirap ka ngayon at hindi ka ganun ka blessed financially, siya yung magtatrabaho ng todo para maibigay yun sa inyo. A wealthy life, a prosperous life, yung maging mayaman ka. Yung magiging maswerte ka na sa buhay, yung magiging masagana na yung buhay mo. Yun yung ibibigay niya ng buhay sa'yo, masagana. At willing siyang pagtrabahuan yun, willing siyang magtrabaho ng mga trabaho. Para maging masagana yung buhay niyo, para mabigyan ka ng masagana ng buhay, abundant ng buhay, na maswerteng buhay. So, ito na lang guys for collective reading sa mga baguhan pa dito sa aking channel. Please subscribe at huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button nang siguro na ma-notify ko sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.